good morning, good morning. Yes, pang-tatlong araw ko nandito sa quarantine area. Yes, dito sa quarantine. Yes, na-quarantine ako, guys. Oh, kasi hindi ko alam kung bakit naging positive ako sa aking swab test. Ayun, wala naman akong naramdaman. Lakas naman ako. Wala akong upo, wala akong naramdaman. So, natawag siguro na asymptomatic siguro yan. Yun ang tawag nila na asymptomatic. Positive ka pero wala kang naramdaman. Ayun guys, so, kaya nagtaka ako guys, kasi ganito yun guys. Yung anak ko, pina-check up ko sa doktor. Yan, dito sa may barangay Kamarin, sa harap. Ngayon guys, sabi ng doktor, hindi na daw kaya. Kailangan na ng surgery. So, binigyan kami ng referral. Oh, ayun na guys, dinala ko na yung anak ko. Di ko alam kung saan ako pupunta. Dito kami sa Quezon City General Hospital sa May Holy Cross. Tapos pagdating doon guys, daming tao, pila-pila. So ang ginawa ko guys, habang nagpipila ako, may lumalabas na nurse. Tinatanong ko siya na meron ba sila ditong surgery for hernia. Tapos guys, ang sabi naman ng nurse, mabuti pa, dito na lang daw kami pumunta sa Quezon City General Hospital sa May Muñoz. So, ang ginawa namin guys yun, kasi natatakot na ako sa kong anak, 3 days nang sumasakit-sakit yung itlog niya. Tapos yung parang kinakapa ko guys, namamagana. O din natatakot na ako para sa anak ko kasi baka anong mangyari. So, dinala ko talaga siya doon dito sa may General Hospital sa May Muñoz, guys. Yun. Tapos, buti na lang meron akong perang kunti. Yun, chine-check up ulit yung anak ko. Nung nalaman na for hernia talaga, for surgery. So, naka-schedule agad siya. Guys, ako naman, bumili ako ng mga pangkailangan ng anak ko. Tapos, nabasa ako sa ulan, ganyan. Tapos din bumalik na ako, pagbalik ko, nakaakit na yung anak ko sa taas. Kasi perahan na nga siya. Pero ang sabi ng security guard, kailangan ko daw mag-swab test. Yun guys, nag-swab test ako. Pagka nagising ako madaling araw, yun na pala, kuha na pala ako ng swab test. Tinusok na yung ilong ko guys, ang sakit. So, sobra. Parang gusto ko lang tadyakan yung nurse eh. Oh. Tapos guys, ang inisip talaga yung anak ko, di salamat ako kasi, salamat na tapos na rin yung operasyon ng anak ko, okay na. Dapat lalabas na kami guys, biglang dumating yung nurse, nagulat ako. Oh, kasi sinasabi, positive daw ako sa COVID. What? Ay, papatakot naman guys. Alam mo guys, yung reaction ko nung una, naiyak talaga ako, para akong sinakloban ng, hindi ko alam kung ano yung ang bigat ng pakiramdam ko. Parang nawala ako sa pag-iisip, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Tapos yung kasama ko sa kwarto guys, parang ayaw ko nung tumitingin sa kanya kasi baka mamaya magpositive din siya sa kanyang ako ang pagbibintangan, no? Tapos alang talaga ako, guys, sakit ng dibdib ko kasi biruin mo, andyan na yung anak ko sa hospital. Kailangan pa niyang mag-aruga, magbantay sa kanya, magsuot ng diaper. Naiyak talaga ako guys, di ko alam kung anong naramdaman ko na Tapos nung kinuha ng sinakay ng wheelchair. Akala ko mamamatay na ako. Isip ko siguro, ito na ang huling buhay ko kasi syempre positive ako, baka susunod ng mga sintomas na lumalabas sa akin yung nakita ko sa TV. Di na makahinga, tapos matay na lang, di na makita, lalagay na lang sa
Still study na yung mga anak ko. Oh, iniisip ko yung mga anak ko. Kawawa naman na maliliit pa. Tapos, wala na magtatrabaho. Kasi ako lang naman ang nagtatrabaho ng para sa mga anak ko eh. Yung asawa ko, di ko naman maasahan. Kaya talagang nalulungkot ako talaga sa mga nangyayari ngayon, time na yun. Tapos na yun, nandito na ako guys sa quarantine area. Dito na ako, nagpapasko na, di ko masama yung mga anak. Nakakalungkot isipin. Pero, pasalamat pa rin ako kay Lord. Kahit paano, nag-positive naman ako, wala naman akong naramdaman. Tapos nagpapasalamat din ako sa mga tumutulong sa akin, yung mga tiyahin ko, auntie, nagsusupport sila sa akin, mga kapatid ko. Yung mga bayaw ko, tumutulong naman sila sa akin. Yun, naiwanan ko yung anak ko lang sa kabilang building. Pero nag-alala talaga ako sa kanya kasi nung time na yun na umalis, hinunga ako ng at nilipat dito. Nalulungkot talaga ako guys kasi syempre wala nang mag-alaga sa kanya. Pero nung nawala ako, natuto naman din siyang gumalaw, kumilos. Syempre wala siyang nagiging kasama doon sa kanyang bed. O, di natuto na lang siyang gumapang papuntang CR. Kawawa nga, guys. Tapos ni, dapat uuwi na. Na-extend siya kasi extend siya sa kanyang kasi kailangan ipa-swab test ulit. Kasi nakasipin ako, baka pwede siyang isa-swab test din, no? Ayan, guys. Ano nangyari? So, nandito na ako, guys. Dito na ako. Pero okay naman dito guys, alaga ka naman nila sa pagkain, malinis naman ang facility, yung basura, pag mapuno ta, pag meron na laman, tinatanggal naman agad. Yun lang guys, pero 15 days pa pala ako dito, 10 days, o pang ko na ngayon, pang 7 days na, o di malapit na akong uuwi. Ay Lord, sana maayos ng lahat. Just nagpapasko yung anak ko. Sila lang. Ang hirap talaga ng kalagayan na bigla na lang dumating ang pagsubok. Tapos guys, hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Kasi syempre, may sakit ka. Baka mamaya marami nang takot sa'yo. Yung trabaho mo, baka hindi na wala nang lumalapit sa'yo dahil ganyan. So ngayon guys, ito papakita ko sa'yo yung quarantine namin dito. Kasi pa rin yung symptomatic at saka asymptomatic. Yung symptomatic, dito ako sa hiliran na to sa symptomatic na area. Diyan ako, kasi wala naman akong ubo, wala naman akong naramdaman. Tapos, mayroong nagmo-monitor sa amin dito. Minimonitor yung namin, yung temperature, yung BP. Ayan. Tapos, mayroon namang tubig. Maraming tubig. Pwede ka naman dito maliko. Tapos, may mainit na tubig. Gusto mong magkape. Gusto malamig. Mayroon din. Okay naman ako dito. Guys, okay naman, okay na okay. Ang problema ko lang kasi yung hanap buhay ko, mga utang ko sa labas na dapat bayaran. Ako sa araw-araw may babayaran ka, insinas. Yun lang, kasi talagang yun lang talaga ang iniisip ko. Maganda sana kung higa-higa ka lang dito guys. Wala kang trabaho, lagi ka lang nakatiga, kain, tulog lang. Sige na guys, dito na ako, abangan na lang natin sa susunod na kabanata. Papasalamat talaga ako guys, kasi lumabas na ang resulta sa anak ko. Yes, negative guys, maraming salamat. Akala ko guys na nag-positive din siya kasi
magkasama kami sa ospital eh. Pero, ay, thanks God na negative pala ang resulta ng anak ko. Guys, ayun, umuwi na sila. Naiwan dito. At saka yung kasama ko din, guys, sa kwarto na ano, dalawang mag-ina at saka yung anak niya, operahan sa buto. Isa din yun, lagi kong kausap yun. Pero, ay, negative talaga silang dalawa, guys. Sus kung nagpositive yun, guys, naku, baka mamaya makonsensya ako, guys. Baka isipin na dahil sa akin, ganyan. Kaganyan, kaya nahawa sila. Pero, salamat kaayo, guys. Ay! Nagulat ako sa'yo. Sorry, sir. Nagulat ako doon sa nagkatin ng pagkain. Yun na, guys, yun. Salamat ako kasi positive, negative pala sila. Negative silang dalawa, mag-ina. At ayun, nakauwi na sila. Sabay sila ng anak ko. Tapos, ako dito na iwan. Salamat pa rin ako na baka medyo naka-recover ng dibdib ko, guys. Ngayon ako masyadong nag-iiyak, nalulungkot. Ngayon ako magagawa, nandito na ako eh. Ganito, guys. O, tapos, salamat pa rin ako kahit paano. Okay ako, wala akong naramdaman. Pero, kailangan talaga, guys, mag-iingat kasi yung COVID-19 na yan, di mo alam kung saan nakuha. Kahit naman ano na ako, mag-negative na ako, hindi mo pa rin alam kahit nag-positive ka tapos gumaling ka na, hindi mo pa rin alam kung pwede pang maulit. Kaya kailangan talaga ang pag-iingat. So, laging maghugas ng kamay, maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol, magmask. Kasi ako kasi nung nahospital yung anak ko, guys, kumpiyansa kasi ako talaga. Ako, minsan may mga kausap ako, kausapin ko yung gusto kong kausapin. Tapos nung time na yun, syempre nag-ikot-ikot ako kasi di ko alam. Kasi kaso ako sa papilis ng anak ko, wala akong dalang alcohol. Kaya kailangan talaga laging magdala ng alcohol. Yung mga ano, lagi nagpi-face mask at nagpi-face shield. Kasi ako nung time na yun, parang kumpiyansa na talaga ako, guys. Kasi yung nakikita ko sa TV, parang hindi ko naman pinaniwalaan. Ngayon, nangyari sa akin. Dito na ako nakapaniwala na, ay, naku, totoo pala talaga yung ganyan. Dati, hindi ko talaga maniwala. Ay, naku, wala yung COVID na yan. Ayun, guys, natatakot na ako eh kasi syempre yung mga kasamahan ko sa bahay. Pero yung ano naman, guys, bago naman ako lumipat, hindi naman ako laging lumalabas ng bahay. Pag galing ako sa trabaho, yun, uwi na sa bahay, pasok na. Wala naman akong kinakausap ng mga kapitbahay kasi kanya-kanya kami sirado ng kwarto. At saka okay na yung anak ko, negative naman. So, wala na sa swampis. Ay, naku, nakakalungkot. Pero guys, nakakalungkot pa rin kasi mag-isa ako dito. Yan, magawa na lang ito ng kwento. Para malibang naman ako, guys. Nawawala naman yung stress ko. At ito, pinadalhan ako ng pagkain. Yan, may pagkain ako, guys. Tingnan natin. Yan. Yan yung pagkain namin. Tiyan-tiyan! Yan ang pagkain namin, guys. Yan. Sarap ang pagkain namin, oh. Oh, maraming kanin, eh. Wala ka ng diet-diet dito. Wala ka makapag-diet-diet dito kasi, masarap naman ang kanin. Masarap ang ulam. Wala ka nang hahanapin dito sa quarantine. Kung tutuusin nga, masarap na mag-quarantine eh. Kahit tulog ka lang, diba? Kasi ang inisip ko lang, yung mga anak ko, kasi walang mag-asikaso sa kanila.
hanggat buhay, nawawala. Yun lang. Pero, eh, kung ako doon sa mga walang ginawa, walang kinakain sa bahay, magpa-quarantine lang. Pa-quarantine lang sila. Oh. Sige guys, hanggang sa muli. Salamat. Salamat po. Malalaman na lang natin dito kung kailan kami uwi. Kasi isa-swab test naman kami uli. O kung negative na kami, hindi pwede kami umuwi.